Okay, a'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati la yumiddina ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma jina wahdi bina wa ja'alna sababan lima hatada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan o detalyadong talakayan na may kaugnayan sa tahara. So, actually yung pag-aaral na ito ay hindi pa niyo ito na-encounter, yung ganitong detalyado. Kasi tahara, basic lang yun, di ba? Para sa inyo, mga ilang beses na ba, sino ba sa inyo dito na ilang beses ang dumaan sa tahara? Sa pag-aaral ng tahara? Ilang beses? 10 beses na. Di ba, paulit-ulit na lang, no? Ang alam lang natin, mga tahara ganito, ganyan. Pero yung detalyado talaga, I think ganyan lang siguro yung na-encounter yon. Kasi pag sinabing detalyado kasi, tinan mo, kahit pa yung kunting mga issue, pinag-uusapan. Di ba? Pagdating sa terminology, pagdating sa pinaka-detalyadong issue, pinag-uusapan. Okay ba? Yung mga ibang may mga business dyan sa likod, mamaya na mag-usap tungkol sa business na yan. Ano mamaya na? Huwag niyong paghaluin ang business sa pag-aaral. Hindi na, kapatid? Okay. So ngayon ay actually itong pang-apat na ito, which is, pang-apat na section kasi, tinatalakay natin dito yung tubig kapag ito ay nahaluan ng anumang mga substance na kung saan nagbago yung kanyang katangian. So ano yung mga katangian na napakahalagang punto sa pagbabago ng tubig? Ano yun? Yung tatlo. Kulay, amoy, at saka yung tinatawag na lasa. Okay? Kaya naman, kabilang sa natalakay natin yung pangatlo, na ito ay tumutukoy sa kung ang najis na sangkap o bagay ay nahulog sa umaagos na tubig. Actually, natalakay natin yan, di ba? At gayon din, natalakay natin kung ano bang ibig sabihin ng umaagos na tubig. Kasi sa atin, pag umaagos na tubig, ilog lang yung nasa isip natin. Di ba? So, sa mga Arab, alam natin yung mga Arab, mga kapatid, o kaya sa Islamicong konsepto, malawak yung pangunawa sa mga bagay-bagay. Hindi lamang umiikot sa isang punto o sa isang bagay. Bagus, may mga bagay na nasasaklawan behind our comprehension. Okay? Na kung kaya, hindi lamang ito tumutukoy sa ilog, bagus anumang tubig na umaagos. Ito man ay ilog, ito man ay, ano pa? Lawa. Lawa? Umaagos ba yung lawa? Ari, okay, maari. Okay, falls. Mashallah, tabaraka. Sabihin, talampas o talipandas? Talampas. Okay. So, natalaki natin yan, mga kapatid. At kaakibat nito, yun nga. At of course, hindi pa natin na ano yung mga katibayan dito. Malinaw? Now, ano ba yung sinasabi natin na walang problema na kahit pa ang madumi ay dumapo o nahulog sa umaagos na tubig hangga't hindi nagbago yung tatlong katangian, mananatili itong ano? Malinis. O, malinis. Ano ang term sa Arabic ng malinis? Tahur. Okay. Tahur. Okay. So, yun. So, anong yung mga katibayan dito, mga kapatid? Na unang katibayan, of course, mula sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang unang proof na ito ay malinis. Okay? Sa authority ni Abu Hurairah radiyallahu an, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung laging narinig natin na hadith, no? La yabulan na ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yagtasilu fihi. Ito yung hadith na yon. Sana maano ninyo. Maging familiar sa inyo yung hadith na ito. La yabu maba. La yabulanna ahadukum. La yabulanna
ahadukum fil ma'id daim. Ano ang ma'id daim? Alladhi la yajri. Ano yung ma'id daim? Ma'ad daim tapos ma'ur rakid. Di ba na natin yan? Natalakayan natin yan? Okay? Thumma yagtasilu fihi. Wala ka? Absent ka noon? Hindi, nandun ka noon. Oh. Ad-daim o rakid o tinatawag na sabihin natin, yun ang daim, rakid, daim at saka rakid, parihas ang kahulugan. Din ko sa lungat is jari. Thumma yagtasilu fihi. Flowing at saka stagnant. Okay? At daim o rakid, pariya sa ang kahulugan noon. Daim, ibig sabihin ay still, nanatili, nanatili. Maninaw? Okay, from the word dawam. Fi dawam ba ada? Ganun, fi bawa, dawam bukra? Okay. So, yung ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng hadith, no? Hindi dapat, kaya sabi dito, laya bulan na ahadukum, hindi narapat na umihi ang isa man sa inyo sa tubig na stagnant, sa tubig na hindi nananatili, alladhi la yajri, na kung saan ay hindi umaagos. So, talagang in-emphasize niya dito, natili siya, at bukod pa di sa hindi nanatili, na yung kanyang description, hindi siya tinatawag na umaagos. You know? Thumma yagtasilu fihi, at pagkatapos, maliligo siya rito. You know? So, wag mong pagtripan yung stagnant water na ihi ka doon at pagkatapos maliligo ka. Di ba? O para kang naligo sa sarili mong ihi rin. O kahunghangan yun. Di ba? So, alam natin kung ano yung benefit sa dala, ano yung harm na dala nito sa tao kapag ginawa yung mga kapatid sa panampalatay Islam. Now, anong punto, paano naging katibayan doon sa paksa natin? Sige nga, gusto kong umandar yung utak ninyo. So, naintindihan nyo yung hadith, right? Anong sinabi sa hadith? Huwag kayong umihi sa hindi umaagos sa tubig, stagnant water, at pagkatapos maligo kayo rito. So, paano naging batayan siya sa paksa natin? Anong paksa natin? Ang paksa natin ay tahir, malinis, ang tubig na umaagos kahit na ito ay nadapuan ng dumi hanggat hindi nagbago yung tatlong katangian. So, paano siya naging batayan? Dahil hindi siya umaagos, kasalong siya sa umaagos. Di ba? Oh. Okay? Sabihin hindi tinatawag na ano. Okay. Pero mga kapatid, I will give you a problem. I mean, yung ano niya, yung kanyang tinatawag na justification, may punto naman. Di ba? Abu Thalatha. Okay, I will give you a problem. Okay? Kung sabihin natin, swimming pool, stagnant water siya, hindi siya umaagos. Hindi siya flowing water. Okay? Ha? Basta, sabi nga natin, hindi umaagos eh. Tapos gago. Iibahin mo eh. Okay? May na? Mapalusot na agad eh. Kala mo kakalusot ka ha? Stagnant water, hindi umaagos, hindi dumadaloy, nanatili lang siya. Tapos umihi ka doon. Pag umihi ka doon, hindi naman nabago yung tatlo. Kasi nga, kapiranggot lang yung ihi mo, eh. Laki-laki ng fo, ang laki-laki ng ano, ng tinatawag na swimming pool. Di ba? Di ba? Naintindihan? Okay. So ang tanong ngayon dito, still na malinis pa rin yung swimming pool? Malinis? Paano yung hadith na yun? Sumuko niyo sa tubig na hindi kagamihan, ano? Bago ko ba? Ah, ano? Sa mga balde o sa mga trap. Bulyo ng tubig ba?
Ah? Oh, madami ba? Mga mashallah, mga ano kayo, ah? Mga ashabul fiqh. Ah, ano? Sabi nga natin, stagnant. Kung stagnant nga, hinaw. Kung stagnant, sabi natin, ayun na kasi masyadong susunod kasi swimming pool eh. Okay, sabi natin, okay, lugar na paliguan. Malinaw. Kasi pag sinasabi ng swimming pool, masyadong social at hindi mag-open ang swimming pool, maliban na makapag-motor-motor-motor kung ano-anong ganun. Ninaw? Okay. So sabi ng paliguan, sabi lugar na paliguan. Ano? Bakuran? Okay. Ha? So ano? Bakit? Sige nga, sige nga. Ano yun? Ano yung katwiran mo? Si Haya, oh, masala. Anong Haya? Anong Haya? Ano yung sinasabi mo? Okay. Dahil ito ay? Hindi umagos, hindi ba? Nanatili lang? Wag lang, wag umi. At pagkatapos, maliligo ka roon. So, ibig sabihin ito, pwede kang umihi kung hindi ka man maliligo. Ang problema, naligo yung ibang tao. Bawal pa rin yun. So, long na, ibig sabihin, kilala yung lugar na yun, na yung mga tao, ikaw man, mga tao ay naliligo talaga, tapos alam mo na stagnant water, ang implication ng hadith, bawal kang umihi doon. Kahit pa hindi ka ikaw ang naligo mismo. Ang mahalaga, paliguan ng mga tao. Pero kung hindi naman paliguan ng mga tao, stagnant water, wala problema umihi doon, pero kawawa naman yung nandun sa loob. Yung mga nilalang doon sa ano. Anyway, okay. So, I mean, you have a good point. So, yung sabi natin, depende sa volume ng tubig, okay? Depende sa ano. So, yun mga kapatid, na? Kasi, minsan yung mga hadith, akala mo, first impression mo yung mga hadith ay magkakasalungatan. Pero ang katotohanan, tandaan natin na ito yung principle ng Sharia. Wala, hindi, lahat, ang katotohanan ay hindi pwedeng magkasalungatan. Ang parihong authentic ay hindi pwedeng magkaroon ng pagkakasalungatan. Yan yung prinsipyo na dapat yung panghawakan. Kasi bakit? Maaring makabasa ka ng hadith na isa, tapos sa isa kabilang hadith, maaring sa impression mo ay salungat doon sa unang nabasa mo. Eh bakit ganito? Salungat doon sa tinatong na hadith na yan. Hindi. Kasi bakit? Ito yung prinsipyo na dapat yung panghawakan. Ang totoo ay hindi pwedeng magkasalungatan. Okay? Saan ang problema? Sa pangunawa natin. Doon nagkaroon ng conflict. Okay? Yung makitid na pangunawa natin. Diba? Kaya nga, yung mga scholar, nireconcile nila yung bawat tinatawag na authentic hadith na yung palagay natin ay ito ay salungat sa isa't isa. Nino? Okay. So yun mga kapatid na... Kaya naman, so ang punto mula sa nabanggit na batayan na kung saan connected doon sa issue na pinag-usapan natin, mga kapatid, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang inihiwalay ang pagitan ng tubig na hindi umaagos at ang tinatawag na umaagos pagdating sa kanyang pagbabawal sa pagligo at pag-ihirito. So ibig sabihin, categorically speaking, no, ang implikasyon ng hadith na mayroong dalawang klase ng tubig, umaagos at saka hindi umaagos. At ipinataw yung hatol dito na may kaugnayan sa pag-ihi at saka pagligo. Okay? So sa dito sa hadith na ito, kapag hindi umaagos, no, ay hindi ka pwedeng maligo na umihi ka rito. Pero kapag umaagos, pwede kang umihi at the same time pwede kang maligo. Halimbawa, naligo ka doon, umaagos na, halimbawa, lalo pat yung current na malakas, nasa taas ka, o kahit pa malibang doon yung nasa ibon, nasa iba, ano, okay, nandoon sa itaas mo na, ano ba, nalibang sila, diba? Okay, kumakalat yung tubol, o ano man tulad nito, tapos nandoon ka sa ibaba, diba? So, malinaw. Okay. So, malinaw? So, ibig sabihin, inatin ng propeta salam, ang klase ng tinatawag na tubig, mga kapatid. Ang hadith ay nagpapahiwatig na hindi pinagbabawal sa umaagos na tubig ang pag-ihi rito at hindi rin ipinagbabawal ang pagligo rito. Nangangahulugan, tahir. Ibig sabihin, nangangahulugan, malinis. So, yung tubig na tinutukoy sa hadith ay najis. Okay? Then,
Yung labas sa tinatawag na tubig, yung tubig na labas sa hadith na ito, ibig sabihin malinis. Kano lang yun, umaagos, malinis, hindi umaagos, marumi. Kapag ano? Kapag umihihi rito ang isang tao. Now another, another issue, sabi natin ano, volume. Now depende sa volume din 'yon kapag stagnant water. Okay? Kasi may prinsipyo din sa Sharia na kapag nagbago yung tatlo, gaano man kaliit at gaano man karami, gaano man kaliit yung dumating na najis dito at gaano man karaming dumating na najis pero nabago yung tatlo, ibig sabihin automatically consider yun na najis. Okay man yung mga kapatid? Ganun lang naman yan. Okay, yun yung tinatawag na unang batayan. Pangalawa, ang najasa sa umaagos na tubig ay hiwalay pagdating sa hukom sa kung ano ang nasa harapan nito at kung ano ang nasa likuran nito mula sa mga umaagos kahit na ito ay konektado pagdating sa pisikal. Tiyan mo, umaagos ha? Imagine natin, try to imagine na yung tubig umaagos. Tapos andun yung dumi, nahulog. Okay? Yung lugar mismo na nahulugan doon ng dumi, hindi mo na natili yung dumi doon kasi aano rin. Hindi siya mag-stay talaga. Diba? Ano rin hanggang sa doon tuloy-tuloy pa ibaba. Ano yun mga kapatid? Kaya hindi tinatawad na hindi pwede magkaroon ng same rules, ika nga. At ipapataw doon sa buong lugar o sabihin natin station ng agos na tubig na umaagos. Na kung kaya, dahil ang bawat umaagos na bagay ay naghahabol sa kung ano ang nasa harapan nito. Diba? Halimbawa yun nga, umaagos siya, parang hinahabol niya kung ano yung nasa harapan, yung nasa unahan. Diba? Eh, alam mo yun? Halimbawa ito, umaagos, tapos tae, dub. So parang may kasi nga, ano rin siya. Okay, so hinahabol niya kung ano yung tinatawag na nasa unahan. At tumatakas mula sa kung ano ang nasa likuran nito. Sabi niya, tinatakas sa kung ano yung, halimbawa, pag ganyan kasi, diba? Pag ganun. Pag nahulog rito, so siya, bababa yan. So siyempre, tatakasan yung nasa likuran at habulin niya kung ano ang nasa harapan at unahan. Okay? Kaya ang najasa ay hindi nakakabit sa umaagos sa tubig pagdating sa pisikal. Ni ang najasa nito ay nakakabit dito pagdating sa tinatawag na hukom. Although yung hukom, nandoon yung talaga yung najasa, yung dumi, nakalagay doon, pero yung hatol is different kasi nga hindi magstay doon yung dumi. Therefore, hindi mo pwedeng i-apply yon sa lahat ng pagkakataon na marumi. Okay? So, tandaan natin na ito yung napakahalagang prinsipyo ng Sharia. Nababago ang hukom, depende sa pagbabago ng sitwasyon at lugar at pisikal at panahon. Diba? Yun yung Sharia, kapatid. Kaya nga sa Islam, ano tayo eh, para siyang garter. Alam mo yung garter? O stretchable, no? Pag lumuluwag, okay, nagiging masikip ang rules ng Sharia. Kung ano yung bawal-bawal. Okay, nagiging kapag maluwag yung sitwasyon. Diba? Kung ano yung bawal, bawal. Hindi mo pwedeng gawing halal yung bawal. Malinaw? Pero kapag masikip yung tinatawag na sitwasyon, nagiging maluwag ang hukom ng Sharia. Ang bawal ay nagiging halal. Alam niyo yun? So magbigay ng halimbawa, pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy. So basically, ang pagkain ng baboy sa atin is bawal. So sa ngayon, nowadays, marami pa tayong kinakain. Maraming palang salamat sa balanghoy ng kapatid natin no, nag-sponsor sa ating balanghoy. Mashallah, napakasarap ng balanghoy na ginawa niya. Okay? So ibig sabihin dito, nakakain tayo ng mga pwedeng pagkain. So yung kung ano yung haram, haram. Hindi ka pwedeng tinatawag na sabihin natin ano, kumain nun. Pero once na kapag wala ka ng kakainin, maliban doon sa haram, nagiging halal yun. You know? Yun ang Sharia. Diba? Bumibinat. You know? Lumuluwag, sumisikip. O ano ba nasa isip ninyo? Kayo talaga ha? Talaga naman. Tandaan natin, may mga binata rito. Okay? You know? Okay, so yun ha. So ganun din sa mga, ganun din sa rules, ika nga ng Sharia, sa hatol sa mga bagay-bagay. Kaya at pangatlo, bilang pabatayan, which is pangatwiran, ang umaagos sa tubig sa kabuuan nito na higit pa sa kulatain, we have a word, kulatain? Kulatain. Kulatain.
Actually, ito ay measurement ng sabi natin ng mga Arab regarding sa bigat o regarding sa tinatawag na timbang. Okay? So, higit pa sa kulatayin, bilang karagdagan sa lakas ng pag-aagos nito at ang kapangyarihan ng bawat agos sa sarili nito na kung kayang najasa ay hindi na natili rito. So, ibig sabihin, kapag ang najasa ay dumapo sa isang tubig na kung saan ay umabot sa kulatayin, okay, usually ang kulatayin, ilang litro yan eh. Meron akong note dito kung ilan ang litro ng kulatayin mamaya. Okay, na kung saan hindi talaga nakaka-apekto yung dumi. Okay, rito kahit pa dumapo at magtagal. Kasi nga sa dami, sa volume ng tubig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Okay. So, yun yung tinatawag na sabihin natin na mapangatwiran. Now, of course, pang-apat mga kapatid, so we have, if scarce water meets a najis substance but does not change. Ibig sabihin, kung ang kaunting tubig, okay, ay nakatagpo ang sangkap o bagay na najis, ngunit hindi nagbago. Ngunit tinatawag na hindi nagbago. Okay. Yung tubig, kasi well, of course, itong najis mga kapatid, ito yung mga sabihin natin na volume talaga ito, malalaking tubig talaga ito. Diba? Tulad ng ilog, tulad ng sabihin natin na swimming pool, o tulad ng ocean deep. Okay? Then, dito naman is, what if kapag maliit lang? Kunting tubig, halimbawa ng pitsil, diba? Baldi, timba, diba? Baso, okay. So, yun yung ating tinatawag na i-discuss. Diba? Napaka-detalyado ng sharia, ng fiqh. Pati ihi pinag-uusapan. Okay, so ano yung, paano mangyari yan? So kung ang kaunting dumi, so nakasaad dito, if a little amount of water meets a najis substance but does not change its properties, then it does not become najis itself. You know? Ibig sabihin kung ang kaunting tubig, kung ang kaunting dami ng tubig, mga kapatid, ay nakatagpo nito ang sangkap, o bagay na najis, ngunit hindi ito nagbago ang mga katangian nito, kung gayon hindi ito magiging najis. So yun ang basic, jazakallahu khair. Yun ang tinatawag na basic talaga rules. Kahit pa maliit yan, limbawa, katulad niyan, kaunti lang yan. Hindi siya magiging najis, bro. Hindi siya pwede mahulog. Ha? So kapag hindi tinatawag na najis, anong ibig sabihin nun? Tahir. Oh, so pag tahir, tahir nga. No, nasa sa'yo yan kung mag-uwudu ka doon. Pero we're talking about the rules. Yung pag-uwudu noon o yung gustong pag-uwudu o hindi gusto, decision mo yan. We're talking about the rulings. Ah? Yes, kung gusto mo. Oh, kung gusto mo. Malinaw kasi, ito iba yung kagustuhan mo sa kagustuhan ng Sharia. Tandaan natin, hindi pwedeng sumunod ang kagustuhan ng Sharia sa kagustuhan mo. Kundi ikaw ang dapat sumunod sa yung kagustuhan mo dapat na sumunod sa kagustuhan ng Sharia. Okay? Tandaan natin na, ito yung kagustuhan mo, ito yung kagustuhan ng Sharia. Kailangan mangibabaw ang kagustuhan ng Sharia kaysa sa kagustuhan ng tao. Okay? That's the rules. Malino? Pero, sa bagay na ito, mamimili ka kung gusto mo na magudo, ganun bagay, magudo ka. Pero, hindi mo pwede, halimbawa, wala ka ng ibang tubig, hindi mo pwedeng gawin ang tayamum samantalang merong pang opsyon. Okay? Pero kung may mga opsyon pa, obligado mo na gamitin ang tubig. Pero, kung gusto mong hindi yung ano, yung sasabi mo kanina, pwede naman sa iba. But we're talking about the rules. Pinag-usapan natin dito yung rulings ng Sharia. Okay? So yun mga kapatid. So hindi ito magiging tinatawag na najis. Malinaw? Ito ang opinion, of course, ng mga Malikiya scholar, ng mga Zahiriya scholars, at opinion ng pangkat mula sa Salaf, isa sa mga naiulat na pananaw mula kay Ahmad, na pinili ng ilan sa mga bilang ng mga scholar ng Hanabila. Opinion din ito ni Naal Ibn Al-Mundhir Al-Ghazali, higit sa isa mula sa mga scholar ng Ash-Shafi'iyah, Ibn Taymiyyah, Ash-Shawkani, As-San'ani, Ibn Baz, at Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi ito nagbago,
the color, the taste, and the smell, okay, does not change. Okay, does not change. Then the rules is tahir. Okay, malinis. Bismillah. Yes, pag sinabing tahir, permissible to use for cleaning, or for wudu at saka for gusol. Now, so ito mga kapatid, no? Ibig sabihin, majority of the scholars hold this view. Halinaw? So, pinanghawakan ito, yung opinion na ito ay pinanghawakan ng karamihan sa mga pantas na mga scholar mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At meron tayong, meron akong ligay na remarks dito. Sabi ng ilan sa mga ulama na walang iba kundi si Ibn Hazm. Si Ibn Hazm ay mula sa tinatawag na kilalang scholar ng Zahiriya. Okay? Na kung saan, ano yung mga scholar ng Zahiriya sa mga Zahiriya scholar? Alam natin, Malikiya, Shafi'iya, Hanabila, Hanafiya. Sa mga Zahiriya scholar, sino sila? Ha? Sino sila? Ha? Amir Haya. Zahiriya. Yes, ang Zahiriya mga kapatid, sila yung grupo ng mga scholar na literally pinangahawakan nila kung ano yung mismong nakasaad sa teksto ng Quran or ng Hadith. Okay? Pag sinabing teksto, Quran or Hadith. Sila mismo, kung ano, alimbawa, kung ipinag-uutos, para sa kanila, wajib yun. Okay? Malinaw? Kung pag-command, ibig sabihin, automatically, para sa kanila ay wajib yun. So, ibig sabihin, kinukuha lang nila yung literal, no? Na pagpapakahulugan mula sa mga nabanggit sa teksto. Malinaw? Isa, si Ibn Hazm ay nagsabi, kabilang sa mga nagsalaysay ng opinion nito, na katulad ng aming opinion, na ang tubig ay hindi magiging marumi sanhi ng anumang bagay, kapag hindi nagbago yung tatlong katangian, ay sina Aisha radiyallahu anha, which is asawa ng Propeta Sallam, si Umar bin Al-Khattab, si Abdullah bin Mas'ud, si Abdullah bin Abbas, si Al-Husin bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, si Maimuna, na isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Huraira at si Hudhaifa bin Al-Yaman, no? At marami pang iba. At mula sa mga sahaba at mga tabi'in, at kabilang na rito, ay walang iba kundi si Abu Thalatha. Joke. Ay, sorry. Mayroon pa lang Abu Thalatha na ano, tabi'in? Okay. Kaya sinabi ni Ibn Qudama, ang tubig ay hindi nagiging marumi maliban sa mga pagbabago, kaunti man o marami. Naiulat ang katulad na bagay mula sa authority ni Abu Hudayfa, Abu Huraira at Ibn Abbas, na sinabi nila ang tubig ay hindi nagiging marumi. Ito ay sinaysay mula sa authority ni Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan, Ikrima at marami pang mga tabi'in at mga salafus salih. Okay? So ito yung mga remarks sa ilan sa mga scholar. At of course, nagbigay din ng remarks si Ibn Baz rahimahullah. Sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, mga kapatid, sabi niya, ang tamang pananaw ay ang mas mababa sa kullatayn. Ay, actually, ang ibig sabihin ng kullatayn, ito mga kapatid ha, ang kullatayn, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay, ilang metro ba yan? Meron akong ano dito eh, kung ilang metro yung kullatayn eh. Okay, ha? Tika muna. Merong ilang ano eh. Hindi ko maano exacto ng ano. Kullatayn. Ilang kung ilang litro siya. Ewa, sandali lang ha. Mikdaro kullatayn. Ano ba pag tubig? Litro o ano? Litro. Galon or ano ba? Litro. Depende yan. Okay. Ano siya? Approximately, ano siya? 500 retil.
Ano ba to sa retail? Hindi liter. Wait lang ha. Depende ano, wait lang. Ano siya? 500 Iraqi pounds. Okay? 500 Iraqi pounds ata. Pounds ba? Bakit pounds? Oo nga, bakit pounds? Ha? Baka ounce. Pounds. Sino ba yung ano dito? Wait lang. Okay. Volume, no? Volume, pwede rin siya volume, no? Ginagamit din. Okay? Nasa ba yung notes ko dito? Kulatain. Okay, ma-insan, madalaan natin yan. Okay, sinabi ni Sheikh bin Baz, ang tamang pannaw ay ang mas mababa sa kulatain ay hindi magiging marumi maliban sa pagbabago tulad din kapag ito ay umabot sa kulatain. Ayon sa sinabi ni Prophet Salam, inalma o pahurun, layo na jisuhu shayon. Ang tubig ay tahur at walang makapag, sa barakato, makapagpaparumi rito. You know? So here comes another hadith na dapat natin gawing pamantayan. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu. Sabihin, ang tubig, basically, ang tubig talaga ay malinis. Yan talaga yung original na hukom ng tubig. At walang anumang makapagpaparumi rito na anumang bagay. So that is the foundation of the water. In terms of, sabihin natin, no, rules, ika nga. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-doubt sa anumang tubig, maliban lamang kapag may dalil ka na ito ay marumi. Di ba? Kasi once na kapag nag-doubts ka, ay shaitan yun. Wala ka namang batayan. You know? So manatili kung ano yung original nito na kung saan ito ay tahur. Dahil ang tubig ay malinis talaga siya. At wala nang anumang bagay na kapagdudumi, magpaparumi dito. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? In-explain ito ng mga scholar na walang anumang bagay na nagpaparumi ito. Nang ibig sabihin, no, kung hindi nagbago ang tatlong katangian. You know? Maliit man ito, malaki e marami. You know? Hindi ito magiging tinatawag na sabihin natin marumi dahil lamang sa nahulog na dumi samantalang hindi nagbago yung tatlong katangian. Kasi anong bakit tatlong katangian? Kasi yun yung katangian na original na katangian ng tubig. Yung kulay niya, yung tinatawag na amoy niya, at saka yung lasa niya. Yun yung katangian talaga ng tubig. Malinaw? Kaya naman kapag nagbago yun, ibig sabihin doon pa lamang magiging may tuturing na marumi. Dahil sa pagkahalo ng bagay na marumi rito. Okay? So yun yung rules mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay sinama ni na Imam Ahmad, Abu Dawud at Tirmidhi at Nasa'i na may mapamanaligang sanad. Alinaw? So ay dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually mayroong hadith, ang propeta sallam na mayroong hadith, specific hadith na hindi magiging tinatawag na ano, maliban lamang kapag hindi umabot sa kulatain. Merong hadith yan mga kapatid, no? Nabanggit mismo yung tinatawag na hadith ng binigyang specific ng Propeta Muhammad yung measurement. Kapag dumating daw ang tubig sa kulatain, ay hindi umabot sa, sabi, ay hindi nagiging najis. Okay? Kasi ang kulatain, malaking volume ng tubig yan. Kulatain. Okay? So dito, sabi ni Sheikh bin Baz, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung measurement na kulatain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, upang ipahiwatig na ang mas mababa rito ay nangangahulugan ng kumpirmasyon, pagsusuri at pangangalaga. Hindi dahil ito ay ganap na marumi. Alinsunod sa nabanggit sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri, yung hadith na ating isinulat dyan. Ang matutuhan dito ay ang napakaliit na tubig ang kadalasang naapektuhan ng karumihan
Kaya dapat itong ibuhos o itapon o mag-ingat dito. Ibig sabihin, kapag hindi umabot sa kulatsain, kailangan ang isang tao mag-ingat kapag mayroong duming dumapo rito. Okay, mag-ingat siya. Malinaw? At the same time, pangalawa, pag hindi nagbago yung tatlo, still na ito ay tahir, ito ay malinis. Pero, kung ikaw ay may mga option pa, okay, na gumamit ika nga, nasabihin natin ng ibang tubig, bukod doon sa nadapuan na tubig na hindi umabot sa kulatsain, mas mainam na wag mong gamitin yon. Kasi bakit? Alam natin ang Sharia, another principle ng Sharia, tinuturoan tayo paano mag-ingat sa isang bagay. May no? Naalala niyo ba yung hadith ni Prophet Salam na ang sabi ng Salam, idha wulagal kalbu fi anay ahadikum falyurikhu thumma liyagtasil sab'a marrat. Na ibig sabihin, kung dinalaan ng aso ang sisidla ng sinuman sa inyo, hayaang itapon niya ang laman at hugasan ito ng 7 beses. Halimbawa, yung aso, diba? Sa Marakato, kapag alam mo yung aso, lumulupot yung dila, tapos nililik niya yung tubig doon, diba? O anumang nasa laman doon, mga kapatid. So, alam mo, kung sabihin natin, ganito kalaki yung sabihin natin tubig o palanggana. Tapos dumating yung aso, nilik niya doon. Diba? O kaya kung ano-ano yung ginangawa doon sa dila niya doon, mga kapatid. So, ang turo sa atin ng Propeta Salam, ibuhos yun. Okay? Kasi bakit? Hindi mo alam na yung maaaring yung bakterya, okay? Alam natin ang bakterya, hindi naapektuhan, maaaring hindi naapektuhan, hindi nagbago yung kulay, hindi na bago yung alasa, hindi na bago yung amoy, pero hindi mo alam yung bakterya gumagapang at kumakalat doon. Di ba? Kaya ito ay pag-iingat. Kaya nga dito, ginawa sa salam dito na ibuhos yun at pagkatapos hugasan ng 7 beses. Malinaw? At mayroong pamamaraan sa paghugas ng bagay na yan. Dinuro sa isa-ibang narisyon ng hadith na kung sa aulahon na biturab, pangunahan ito ng lupa. Okay? Ibig sabihin, pangunahan ng lupa, ugasan ng 7 beses, din gusto mong banlawan pa, perfect. Malinaw? So yun yung pamamaraan ng paghugas kapag nadilaan, yung utensils, kagamitan, ng sabihin natin, ng aso. Ano mang klase ng aso, asong ulol, asong tinatawag na ano, mukhang bayawa, basta aso, okay? Hindi lang yung tao na mukhang aso. Malinaw? Askal. O ano man. Basta aso. Kasi may mga makulit eh. Ustaz, anong klaseng aso? Mukha mo. Manina? Oh, yes. So, manina? Iba matay. Another question. Ustaz, paano yung ano, yung dilaan, yung ano? Yung, limbawa, yung aking sabihin natin pantalon. Diba, kailangan ko bang hugasan ito ng 7 beses? O kaya sabihin natin at dampihan ng lupa? Diba? O kaya, sa papano yung, halimbawa, yung mukha ko na dilaan ng aso? Iba nga, lip service pa yung aso eh. Diba? Subhanallah. Kadiri. Okay? So yun, ano ba, paano ba yun? So una-una sa hadith na banggit ay ina. Ibig sabihin ng ina ay walang iba kuna utensils, kagamitan. Malinaw, which is sabi ng ilan sa mga scholar, it is applicable only to the utensils. Malinaw, mga sisidlan, mga kagamitan, o kaya anumang katulad din ng mga containers, ika nga. But, sabi nila, since na yun yung binabanggit lamang sa specifically, hindi nito applicable sa iba. O sa tinatawag na ibang bagay. Halimbawa, sa mukha mo, okay? Sa katawan mo, dinilaan ng aso, o kaya sa kasuotan mo. Now, kung gusto mo talagang yun, nagano ka, kasi may mga ibang ilang maskola naman nagsabi na pwede nang i-apply sa iba, kasi since na yung utensils kasi, bakit binanggit specifically utensils? Kasi yun usually, yun yung pinupuntahan ng aso. May mga alam mo, kani-kanyang tinatawag na katwiran. Okay? So, ibig sabihin, kung ayaw mo ng issue, ilahat na lang i-apply mo. Pati mukha mo, lagyan mo ng, kapag nadilaan yung mukha mo, di ba? Ilagyan mo, mag-ano ka ng ano, scrub ka ng tawag dyan. Mag-scrub ka ng ano, sabi ng lupa, soil. Pagkatapos nun, hugasan mo ng kuji, 7 beses yung mukha mo, halas. Di ba? Ikas papaya, di ba? Walang issue, para perfect, no? Para malinis talaga.
So gano'n lang naman yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun yun. So another ano remark yung sinabi ni Imam Ash-Shawkani rahimahullah, hindi ibig sabihin na ang pagkakaroon ng karumihan sa isang maliit na bagay ay hindi nangangailangan, no, sa pagiging marumi nito. Ibig sabihin, at walang napatunayang nagpapahiwatig sa bagay na ito. Sa halip, kung ano ang isinaalang-alang ay ang karumihan na nakakaapekto rito sa pagbabago ng kulay, ng amoy at saka ng lasa. Kung nangyari iyon, kung gayon, ito ay mahina sa pagdadala ng karumihan at ito ay naging muta na jis. Okay? Umay dalang halong na jis pero hindi umabos sa antas ng najis. So meron tayong word na muta na jis at saka na jis. Ano bang ibig sabihin nito? So merong tinatawag na muta na jis at saka na jis. Merong pamdol, tahur at saka mutahir. Okay? Ito is najis at itong mutanajis. Okay, ang najis, itong high level na talaga siya. Najis, ibig sabihin talagang marumi. Marumi talaga siya. Ang mutanajis, hindi ang isang bagay na nadapuan ng marumi pero hindi dumating sa antas ng najis. Ang tawag dyan muta najis. Okay? So, alimbawa, kahit ikaw, alimbawa, mayroon kang tinatawag na dinapuan ka ng tae. Di ba? Kung saan ka kasi gumagapang. Malino? Malino? Sorry sa mga kumakain. Sorry, walang personalan to, ha? Ito ay pang-edukasyon lamang. Di ba? So, alimbawa, ikaw ay nadampihan ng dumi. Halimbawa, sabi natin ano, natutulog ka tapos bigla kang nilapitan ng aso, inihang ka ng aso. Di ba? So, inibig sabihin na may rumi ka, najis ka na. Pero ang tawag sa iyo, muta najis. You know? Semi. Muta semi najis. Maari, yes. Yes. Ibig sabihin, kapag lumabas, may lumabas, tapos hindi ka naghugas, natili lamang doon, muta na jis ang tao. Kasi bakit mayroong nakadamping na jis sa'yo? Hindi, una-una, kung alam mo at batid mo, tapos hindi ka naghugas, may na jis sa tinatawag na katawan mo, ibang usapan ng rules ang tinatawag na sala. Hindi tanggap ang sala mo. Kaya nga't isa kabila sa kalinisan pagdating sa tinatawag na pagdarasal, yung ating yung kasuotan kailangan malinis, yung katawan at saka yung lugar. Kapag meron kang tiyak na najis dito, hindi tanggap ang salam. Mahinaw? Pigain talaga. Kaya pinapagpag, no? Actually, pinapagpag yan kapag umihi ka ng nakatayo. Pero kapag nakaupo, kapatid, well, believe me, kapag umihi ka ng nakaupo, lahat mailalabas ang dapat na ilabas. Alimbawa, may mga lugar at may mga pagkakataon na hindi pwedeng umupo, di ba? So talagang tatayo talaga. At yan, gawain din, ginagawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong nakalagay sa hadith. You know? Na kung kaya, minsan kapag nangyari yun, mararamdaman natin na merong pang natitira. Kaya kailangan mong pinagpag. Ang problema, sa kakapagpag mo, umabot hanggang sa mukha mo. Grabe namang laki nun. Grabe yun, lato-lato na yun. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Malinaw? Kaya naman, pero pag once na kapag ikaw ay umupo, Subhanallah. Ito ay tinatawag na sabihin natin ay kaya nga ang pinaka mismo na discovery ng mga contemporary doctors, no? Nag-aral sa larangan ng medisina, Subhanallah, na ang pinakamaperpekto at pinakamainam na pag-ihi ay ang pag-upo. Pag-upo, mga kapatid. Bagkus sabi na yung mga kinumpira nila yung mga country ng Islam, mga Muslim country at saka mga non-Muslim country, pinakamaraming may sakit sa bato ay ang mga non-Muslim country. The reason bakit? Kasi yung mga non-Muslim, kapag sila ay umuupo o umiihi, nakatayo sila.
Upo sa sahig. Actually, ang pinakamainap is squat. Squat talaga. Okay? Yung bowel, modern lang yung bowel. Kaya ang pinakamainap ay tinatawag na squat. Yun ang pinaka-perfect na sabihin natin. Kaya makikita mo yung mga design ng CR dito, flat. Okay, flat talaga siya. Kasi yun ano, kasi bakit? Dito kasi yan, pag once na nag-squat ka, ma-produce, maiipit yung parang pipiga, mapipiga yung nasa ilalim at mailalabas yun. You know? Kaya yung mga, kukunti lamang yung bilang, percent ng mga Muslim ang nagkaroon ng sakit sa bato. Kasi nga, kasi dahil doon sa pamamaraan na yun. Subhanallah. Kaya nga sa sunnah, hindi lamang ito ano, kundi ay mayroong epekto ito sa kalusugan natin. At nakakabuti sa kalusugan natin ang lahat ng tinatawag na sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay, so sabi natin kanina, kung nangyari iyon mga kapatid, kung gayon ito ay mahina sa pagdadala ng karumihan at ito ay naging mutanajis lamang at hindi maituturing na najis. Okay? Kung ito ay hindi mangyayari, kung gayon ang karumihang nahuhulog dito ay hindi nakakaapekto sa anumang paraan at ang hatol nito ay ang pasya nito bago ito mahulog dito anumang bagay. Na ito ay ang tahara, kaya dapat mo itong malaman. So, ibig sabihin, yun nga, napakahalaga talaga yung pamantayan na yan. Maliit man yung tubig, pero hindi nagbago yung tatlo na yan, manatiling tahir yan. Hindi ka pwede sabi na, hindi, para sa akin marumi yan, para sa'yo yan. Okay, sino ka ba? Kumpara mo sa Sharia. Ganun lang naman yan eh. Kaya si Sheikh Uthaymeen Rahimahullah, ang ikatlong opinion sabi niya, ay hindi nagiging marumi maliban sa pagbabago nito, umabot man ito sa kulatain o hindi. Ngunit kung ano ang mas mababa sa kulatain, ay dapat mag-ingat ang isang tao kung ang karumihan ay nahuhulog dito. Dahil malamang kung ano ang mas mababa sa kulatain ay nagbabago. At ito ang tamang pananaw ayon sa athar o hadith at mga pagsusuri ng mga dalubhasa. Okay, so yun yung mga sabihin natin, remarks ng ating mga scholar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, now, ano yung hadith, ano yung patunay sa bagay na ito? Na ito ay manatiling, sabihin natin, malinis. Ibig sabihin, kaunti man ng tubig, dumapo yung najis, pero hindi nagbago yung tatlo, katangian, ito ay manatiling tahir pa rin, no, sa larangan ng Sharia. Unang batayan ay mula sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Furqan, chapter 25, verse 48 ng banal na Quran. Na kung saan sinabi ng Allah, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. At ibinaba namin mula sa kalangitan ang tahur o dalisay na tubig bilang paglilinis. So basically, ang ito ay ulan. Sabihin, kabi ang ulan, siyempre ay bahagi na o kasabihin natin uri ng tubig. Na kung kaya ang tubig, malinis talaga yan. Hindi mo pwedeng i-remark siya na marumi kung wala namang batayan. So ang pundo mula sa nabanggit na ayan natin, katiyakan ang tubig kapag hindi nagbago ang mga katangian nito, ito ay mananatili sa pagiging dalisay nito. Ito man ay nakakaunti o marumi o marami, at ito ay hindi maaring maalis sa tubig ang katangian nito maliban sa batayan. Sabihin, hindi mo pwedeng alisin yung katangian na ito maliban lamang kapag ikaw ay mayroong proof. Yun lang naman eh. So sa Sharia, hindi pwede yung girgir lang. Kailangan may proof mga kapatid. Diba? Kulhatu burhanakum intukuntum sadiqin. Mag-provide kayo ng proof kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Okay? Sinabi ng Allah sa isa pang ayah sa Surah An-Nisa, chapter 4, verse 43, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ibig sabihin, at kapag kayo ay hindi niyo matagpo ang tinatawag na tubig, kung ganun ay kayo ay maggawa ng tayammum. Okay? Hindi niyo kayang gumamit ng tubig, kayo ay maggawa ng tayammum. So ang punto dito, na ang tubig na nadapuan ng najasa at hindi ito nabago, ay nanatili sa katangian nito sa kung papaano ang pagkalikha ng Allah rito na kung saan ang lasa, kulay at amoy nito kaya naman hindi pwede itong palitan ng tayammum. Doon ang sabi natin kanina. Halimbawa, wala kang ibang tubig kung yun lang. Pero yung tubig na yun ay para sa pagwudu mo. Meron kang tubig na kaseparate para sa pagkain mo, pagluto mo o pag-inom mo. Meron kang tubig na nakaseparate para sa pagwudu mo. So, balit nangyari nga, yung bagay na hindi mo inaasahan na nadapuan ng dumi, ng najis. Okay.
So, nadapo na najis, feeling mo agad, ay, ayokong gumamit niyan kasi najis. Magtatayamom na lang ako. Ang tanong, tanggap ba yung tayamom? Hindi. Eh? Tanggap ba yung tayamom? Tanggap kasi may pagdududa ka sa... So, tanggap kasi may pagdududa ka. Sandali lang. Okay. Gusto kong iyan. Okay, hintayin natin. Mainit eh. Okay. So, pakinggan natin yung ano, Zahiriya. Kunyari, Zahiriya ito. Okay? Kasi Zahiriya, mahilig sila sa mga ano eh, pisika at mga literal na. Magtatayamom ka sa ganung kalagayan, specific na kalagayan na binanggit natin. Huwag kang lumabas sa kalagayan na yun. Ulitin ko, may tubig ka, dalawang hati. Isang hati para sa pagluto mo o kaya pag-inom mo. Yung isang hati para sa pagwudu mo. At malayo yung ano, puhanan ng tubig. Napakalayo. Alam mo yun, kailangan mo pang umakit ng 7 bundok para makakuha ng tubig. Kapatid, ay nangyari kaya sa amin yan, sa bundok sa amin, kailangan mo talagang ano, kailangan mo maglakbay ng ilang bundok. Only na? Okay, ganito yan. Tapos, yung nakalaan para sa wudu, hindi mo inaasahan na biglang nalaglagan ng dumi. Tapos sabihin mo ngayon, ay, nalaglagan ng dumi. Ay, magtatayamom na lang ako. So nagtayamom ka, nagsala ka. Ang tanong, tanggap ba yung tayamom mo? Sabi mo kanina na dahil sa mayroong kapag-alilangan sa tubig, nagtayamom ka, so tanggap ang tayamom, tanggap ang sala. Right? Tama? So nang dahil lamang sa tanatang na pag-alilangan. So, any comments? Against sa kanyang opinion? Sige, pagkakataon mo na. Oh. Sige. Para sa iyo, tanggap ba yung ginawa mong tayamom sa ganung kalagayan, specific na kalagayan o hindi? Ha? Hindi. Bakit? Pero pa mga ano eh. Kita yung mga, di ba? Kanina, kung meron pang tubig na pwede mo yung pangudo, wala lang ang tubig na may ibang pangudo kasi yung iba, pinakalaan sa tinatawag na pag-inom. At kapag ginamit mo yung sa wudu, wala kang inom, mamatay ka. Ha? Hindi. We're talking about that. Yun ang ginawa mo. Tanggap ba tayamom? Huwag ka nang mikos-mikos yung ano. Tanggap ba yung tayamom o hindi? Bakit nga? Tayamom mo kasi. Hindi, wala sabihin natin yun. Sa totoo lang sa Sharia, hindi mo pwede, ini-excuse ng Sharia, kahit pa meron kang tubig, at ang tubig mo na yun ay para sa pag-inom mo, pwede ka magtayamom. Maninaw? Pwede ka magtayamom. Kasi yun ay para sa tinatawag na pag-ano ng buhay mo. Pantawid ng buhay. Eh, darura yun. Maninaw? Kaya nga't walang ibang option ng tubig, kundi yun lang. Huwag mo nang isali na meron kang tubig sa pag-inom. Yung pang-inom, hindi mo pwedeng isali doon. Malinaw? So, ang tanong ngayon tayo, sabi mo, good answer yun. Sabi mo, hindi tanggap. Pero yung justification mo is, wala dito, wala roon. Okay? O, sige. Kasi, yung tubig, hindi na bago ang amoy, hindi na bago ang lasa. Pwede mo pala ngayon. Yeah, that's perfect answer. That's perfect. Huwag mong kalimutan. Huwag niyong kalimutan yung pamantayan nga ng tatlo. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi yung tatlong pamantayan na yan. Hanggat hindi nagbago yung kulay, yung amoy at yung lasa. Okay? Mananatili itong tahir. Walang puwang ang pagdududa. Walang puwang sa ganung kalagayan, walang puwang ang pagdududa. Okay? Bagkus, ganun. Iwaksi mo yung pagdududa, kunin mo kung ano yung katiyakan. At ang katiyakan yun ay malinis. Kasi hindi nagbago yung tatlong katangian. Paano ko magdududa? Yeah, pagdududa ay ano ng syaitan, waswas ng syaitan. Okay? So, malinaw ang mga kapatid. Ano? So, naintindihan? Naintindihan? Clear, ha? Yeah. So, siya'y naka-point ng 0.5 ano, naka-sagot?
Ito naman ay 1, yun ay 0. Pero start, ano po naman yung sigurado? Na hindi na bago yung category, no? Kasi para... Masyalat. Masyalat, tabarakallah. Masyalat, tabarakallah. Masyalat. Daming, no? Daming palusot na lang. Wallahi. Dahil sa ginawa mo na yan, ipinamalas mo na ang Allah ay nasasabi ng katotohanan. Oh? Wa innal insana aktsara shay'in jadala. Tunay na ang tao ay mahilig sa arguments. Okay. Yan ang tao eh, no? Mahilig sa tinatawag na arguments. Mahilig lumusot. Mahilig mga tuwiran. Okay? Yes. Ang purpose niya, para makita yung lahat na ang gumawa. Oo naman. Masyadong, totoo yan. yun yung hekma doon. Alam mo, maganda yung ganun kasi maganda yung ganito mga ano. Kasi bakit na-open yung sa ibang dimension ang inyong mga pag-iisip? Masyala, tabarakallah. For the benefits of the doubts. Masyala. Totoo yan. Okay? Totoo yan, mga kapatid. Kaya ito yung kagandahan sa discussion na ito. No? Na kung saan ay nagkakaroon tayo ng sharing ideas, no? Maaring hindi mo maiisip sa labas pero dito naiisip mo. Masyaallah tabarakallah. Okay, so pangalawa na mula sa batayan mga kapatid ay mula sa sunna. Kayo na yung mga ayat na banggit natin bilang batayan sa bagay na ito. Then pangalawa mula sa sunna, yung sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sinabi nga yung kanina inalmao tahurun la yunajjisuhu shay'un, ang tubig ay tahur at walang makapagpaparumi rito. So ang punto ng hadith na yon na ito ay isang pangkalahatang tuntunin, walang lumalabas dito maliban kung ito ay binago ng karumihan. Kapag ito ay naganap, kung ganun, ito ay magiging marumi ayon sa pinagkasunduan ng mga nagtatanga ng kaalaman. Okay? Then another proof mula sa justification or katwiran, ang sanh o illa ng najasa, ito, mahalagang ito, principle ito mga kapatid. Tandaan natin na meron tayong word na sabihin natin na kiyas. Alam mo yung kiyas? Analogy. Ha? Kiyas. So meron, di ba meron tayong ano ng proof? Quran, hadith, ijma, then apat yung kiyas. Hindi. Ijma yung napagkasunduan. Yung pangapat, yung kiyas, yun yung analogy. Analogy, analuhiya. Ang tawag dyan is kiyas. Nino? Kiyas. Mahalaga yung kiyas sa larangan din, no? Kahit sa mga, ang kiyas actually pwedeng i-apply sa mga buhay-buhay natin. You know? Hindi lamang sa sabi natin prinsipyo ng sharia, maging sa labas ang sharia. Yung analogy. Analuhiya. Sabihin, ganito yung pag-apply ng kiyas, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, yung pusa. Meron tayong pusa, no? Meow? Meow. Ang pusa, ang tawag ngayon, ang tanong ngayon sa pusa, ang laway ba ng pusa ay najis? Hindi. Yes. Hmm? Yes. Sino sabing najis? O kung sabihin, depende sa dila. Ayun kaya naman. Okay. Sino nagsabi dito na ang laway ng pusa ay najis? Okay, sikaw lang mag-isa kapatid, panindigan mo talaga yan. Mag-isa ka lang. Walang sumasangayin sa kanya, kawawa naman. Kampihan niyo. Okay. Okay. So, mamaya na. Sino nang sabi dito na ang laway ng pusa ay tahir? Oh, nagbago. Oh, majority. So sa mga walang reaction, wala silang pakialam? Neutral. Neutral. Okay? So, sige nga, bakit nyo nasabi na ang laway ng pusa ay tahir? O, sige. Kasi malinis. Ang tanong is, bakit nyo sinabi na ang laway ng pusa ay tahir? Kasi malinis. Anong katwiran yun? Tahir nga, malinis nga yun. Bakit nga malinis? Ano yan? Magandang katwiran yun. Ano yun?
Kasi pizza ang paano pag halimbawa, meron akong baboy, pizza ang pinapakain ko. Magiging malinis ba ang baboy kasi pizza lang ang pinapakain? O sige, ayaw ng baboy, aso tayo. Oh, di aso din yun eh. Ang bihira ka. Okay? So yun yun. Depende. Bakit nga malinis? Anong dalil mo? Ito mga tulad siya ng baboy o aso. Anong dalil mo? Ayun. Yun ang gusto ko. Pag sabing dalil, hadith. Yes, go ahead. Oh, sige. Kasi siya sa mga sahaba ng Prophet Muhammad sa Lord. Kasi Abu Huraira. Yes, Abu Huraira. Siya mag-alaga ng pusa. Mm-hmm. Eh, hindi ko yung sandaan. Yung kapanahon na niya. So, yung sa puntong yun, nakuha na po ng base na talagang allowed siya at saka masasabing malinis siya. Kasi bagay din natin nakita po sa talambuhay ng mga asaba na isang asaba niya na nag-alaga ng aso. Yung unang napatid, may isang hadit na pagang isang pusa na ay aaso na bumasok sa bahay, ang malayka daw natatapos. Mm-hmm. Pero ang ano sa, alaw sa atin na alagaan sa loob ng bahay. Mashallah. That's a good observation, mashallah tabarakallah. So, ibig mo sabihin na ang gawain ng mga sahaba ay dalil. Right? Yes, totoo yan. Pwedeng gawing batayan ang mga, yung sabihin natin yung gawain ng mga sahaba. Kung ang gawain ng sahaba ay walang patunay na ito ay kinukontra ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So once nakapag walang remarks ang propeta sallallahu alaihi wasallam against doon sa gawain ng sahaba, ibig sabihin ay manatili itong allowed. Kasi syempre silang higit na nakakaunawa ng Sharia yung mga sahaba. Pero kapag mayroong patunay, halimbawa kahit gawain ng sahaba, sinabi ng sahaba pero merong against dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kunin mo ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itapon mo kung ano yung ginawa at kung ano yung salaysay ng sahaba. You know? So that's a good. Pangalawa, na proof, mismong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya mismo kapag sa pananampalatayang Islam na ang mga pusa ay malilinis. Siya mismo nag-declare noon na mga pusa ay tinatama, ang pusa ay malinis. Bakit? Sa kadahilanan, ito yung illah. So we have a word, illah. Ang illah, mga kapatid, ay justification. Kumbaga sa English is justification. Pananahilan. Bakit? Bakit naging halal? Bakit naging haram? Ang tawag dyan, illa. Okay? Meron siyang reason kung bakit ganito at bakit ganyan. Now, pagdating sa pusa, usapin ng pusa, anong illa kung bakit siya? Kasi ang usapin dito kung siya ba ay tahir o kung siya ba ay najis, ang laway niya. We're talking about, sabihin natin na, ano yung English ng laway? Saliva. Okay? Ano yung issue ng saliva sa pusa? Najis o tahir? So sinabi natin kanina, ito ay tahir. Anong dahilan? Anong illah? Ang dahilan mismo, binanggit ng Propeta Muhammad SAW, fa'innaha, fa'innahunna. Okay? Sabi na, dahil yung mga pusa ay nag-intermingled sa inyo. Intermingled, ibig sabihin, nakikasalamuha sa inyo. Ano? Nakikisalamuha ang mga pusa sa mga tao. Yun yung illa doon. Malinaw? Yun ang reason na binanggit ng Propeta sallam. Malinaw? Ibig sabihin, yung pusa, naging malinis siya kasi nga nakikisalamuha sa mga tao. Yun nga, malambing. Malinaw? So nakikisalamuha. So, ito naman mga piluso po. Eh kung nakikisalamuha pa, may mga aso naman nakikisalamuha eh. Right? Good. Alam mo, good remarks yun. Pero hindi obra dyan. Hindi ka ka-obra sa Sharia. Kasi Sharia, mayroong specific na batay na marumiyang po. Anong aso? Oh. Malinaw? Samantalang yung pusa, walang proof, walang tanataw na another proof na nagpapahiwatig na ang pusa, unang sasabi ng pusa ay marumi. Bagus, nilinaw yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay nakikisalamuha sa inyo. So yun yung tinatawag na illah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Now, here comes the, i-apply natin yung kiyas, yung analogy, yung kiyas. I-apply natin dito yung kiyas. Paano i-apply yung kiyas sa ibang bagay? Halimbawa, sabihin natin ay
yung ano ba? Ano ba mga ibang mga hayop na pwede na katulad ng pusa? O malapit sa pusa? Good. Tigre, alimbawa, kasi bakit kabilang yan? Actually sa ano ng cat yan eh. Okay, sabi natin tiger. Pag tigre, hindi ka natitilaan. Tiger. No, ano ba? Ustaz, ang laway ba ng tigre? Ang laway ba ng tigre ay... Isa, para yung usapin, iba lang natin yung character. Kung ito ba, ang laway ba niya, ang saliva ba niya ay tahir o najis? Tahir o najis? Now, dito gagamit tayo ng analogy. Analogy. Dito gagana ngayon yung analogy, yung kiyas. Malinaw? Now, titingnan natin ngayon sa pusa kung bakit ngayon, eh, binahintulot ng Propesa Lam na ito ay alagaan at the same time na ito ay tahir kasi nga because of the intermingling. Enter? Ming? Intermingling. Ibig sabihin, nakikisalamuha. Na ang tanong, ito yung illa. Ito yung tinatawag na justification kung bakit tahir yung pusa. Ang tanong, yung illa ba na ito ay matatagpuan sa tigre? Ibig sabihin, kung yung ilan na ito ay hindi matatagpuan sa tinatawag na tigre, therefore hindi mo pwedeng gamitin ang kiyas. Yung analogy, yung kiyas. Okay? Hindi mo pwedeng ipaghahalin tulad kasi literally ibig sabihin ng kiyas paghahalin tulad, paghahambing. Okay? Na kung kaya hindi mo pwedeng ihambing ang tigre sa tinatawag na pusa pagdating sa hukom sa issue na ito kung ang ila ay hindi matatagpuan sa tigre. Kung ang ila ng pusa sa pagiging tahir nito na nabanggit sa hadith ay hindi matatagpuan sa tigre. Pero kung matatagpuan, pareha sila ng hukom. Naintindihan nyo yung analogy? Yung kiyas? Mahalaga yun kapatid pagdating sa tinatawag na ano. Okay kasi may mga... Ha? Sana nilang paghahambing. Oh, pero ang tanong, tanggap ba yung paghahambing na yun? Parehas ba yun o hindi? You know? So yun, ganun kahalaga ang kiyas. No, ang application na tinatawag na kiyas. Go ahead. May nabasa din kasi ako mag-isip. Oh. May nabasa din kasi ako mag-isip. Yes, kasi nga malinis talaga siya. Malinaw? Hmm. So, maraming ibang narration na nga papatunay na ito ay malinis makapag sa panapalatang Islam. So dito, yung tinatawag na sabi natin kiyas. No, balik natin sa issue. Ang sanhi, ang illa, which is yung sanhi or reason or justification ng najasa ay ang totoong dumi or khabath. Yung mismong physical na sabi natin na rumi. Kaya kapag ang khabath ay natagpuan sa isang bagay, ito ay nagiging najis. At kung ito ay hindi matagpuan, ito ay hindi magiging tinatawag na najis. So ang hatol ay umiikot na sa ilan nito, sa justification nito, sa pag-iral at hindi pag-iral. At ang najas ay hindi nahahatulan maliban kung naroroon ito mismo at kung ang tubig ay nanatiling dalisay ayon sa pagkakalikha nito, hindi pinahintulutang agawin ito sa orihinal nitong paglalarawan sa pamamagitan lamang ng ilusyon ng karumihan dahil sa pagkakaroon lamang dito. Langaw. Langaw? Oo. Oh. Ito ang problema mo sa langaw? Oo. Oh. Tahir o najis? Anong sayo mo? Good question, no? Ang langaw ba ay tahir o najis? Basically, mga kapatid sa panampalatang Islam, anumang bagay na nilalang o kay nilikha ng Allah, na kagayan yan, insekto na hindi dumadali, kapag yan mo, hindi dumadali yung dugo ba? Hindi dumadanak yung dugo kapag pinatay mo, okay? Ito ay sabihin, pwede, hindi ito maituturing na najis. Malinaw? Hindi maituturing na najis. Halimbawa lang, oh, ganunin mo, pinatay mo, hindi mo na kailang hugasan pa. Kasi nga, kapag ginano mo yun, ay walang bulwak ng dugo. No? Na nangyayari kapag ginawa mo ito. Ano? But it doesn't mean, lamok tulad ng lamok. Di ba? So yan ay walang problema. Kahit halimbawa, nagsasala ka, may lamok. May sip-sip na dugo, sir. Kaya nga. Oh. O may dugo ganyan. Ang tanong, that's a good question. Kasi yung dugo ba, matatawag ba na najis o hindi? So nagkaroon ng detalyado pa lang ng mga ulama. Kung maliit lamang, hindi na, ikaw sabi, layo tefatelay, hindi mo na ito papansinin.
Kasi may mga sahaba, nung dalil, may mga sahaba, habang sila nagbabattlefield, nasugatan sila, nasasalang pa rin sila. So nagpapatunay na ang dugo, bika nga sa ganun pagkakataon na tinatawag na hindi marumi. Malang-malang. So yun yun. Okay? So yun ibig sabihin, alam mo, kapag may langaw nga ganyan, ito walang problema, hindi mo na kailan lumabas para hugasan kasi may najis ka. O, kasi yun ay mga insekto na hindi dumadanak yung dugo o kaya sabihin bumubulwak yung dugo kapag ito ay, hindi naman sila kinakatay. You know? Okay, kaya hindi may, may tuturing na najis yun. Pero dyan siya may na pwede mong kainin. Pero mayroon pa, specifically sa langaw, di ba nakalagay sa hadith? Na kapag dumapo ang langaw sa tubig na o kaya iniinom ng isa man sa inyo ay ilublog mo. Okay? Huwag mong ilulog pagkata, tapos itapon mo yun yung ilulog lang, tapos inumin yung pati langaw. Hindi, hindi mo naintindihan yung hadith eh. You know? Ilublog mo, tapos itapon mo, din inumin mo. At yung ano na yun, yung hadith na yun, ay optional. Kung gusto mo o hindi. Hindi obligatory. You know? Kung gusto mo, kasi bakit nakalagay yung ilan, yung bakit ganun? Kasi nakalagay mismo, nakasaad sa hadith, na yung kabilang pakpak ay antidote, at yung kabilang pakpak ay poison. At subal kapag ginawa mo yung paglublog at tinapon mo yun, mas nanging ibabaw yung antidote kaysa poison. You know? Okay. Pero hindi yung ilublubay, ganun mo ha? Hindi yung ilublubay, gaganun mo pa talaga. Para mo hinuhugasan doon yung ano, pambira. Kasi minsan, di ba, ayot sa wrong in understanding sa teksto, mga kapatid. Kaya nagiging exaggerate yung tao at minsan naging pabaya ang isang tao because of the misunderstanding doon sa tinatawag na implication ng hadith. Okay, manino mga kapatid? So, any question for fiqh? Wala na? So diyan muna tayo, then of to, then the rest is inshallah for next week inshallah binila. Ustad, sa pagkain ng baboy. Wala naman ng baboy, problema sa baboy. Bakit? Ikaw wala talaga makain sa isang araw.